morning mga kananay. Ang ating ingredients ay 1/4 na pusit. Yan. 1/4 na hipon. Kalahating kilong alimasag. Ayan, ganyan ako magluto ng alimasag, guys. Inaano ko siya. Hinahati ko siya sa dalawa para malinisan yung ano. Kasi alam mo yung ano, yung alimasag ay ano siya. Kumbaga, basta kumakain siya ng mga ano, mga iba yung mga kinakain niya sa ilalim ng tubig. Ayan. 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 Ang ating ingredients. Saka, sitaw at kalabasa. Kakang gata, pangalawang gata, at kangkong. Yung kangkong ko, binabad ko muna sa asin na may suka. Yan, for 30 minutes. Kaya, dyan muna siya. Pa kaya. Gigisa na natin, guys, ang bawang na lang yun. Yan. Sabay na din natin ang luyang. Pag seafood dahil huwag nyo talagang kalimutan ang luyang. Luyang. Hamba muna. Tapos, ayan na siya. Ipstack na natin yung bango. Ilagay na natin ang sibuyas. Gisa-gisa hanggang maging translucent na yung ating sibuyas. At this point, pwede na natin ilagay ang ating kamatis. Mas maraming kamatis, mas masarap. Gisa lang muna. Ayan, pwede nang idagdag ang alimasag. Sorry. Ang alimasag kasi okay lang siyang maluto siya na mas matagal kasi hindi naman siya hindi magbabago ba, hindi kagaya ng pusit. Pag nauna mo yung pusit, magiging rubbery siya, mahirap siyang muyain pag sobrang luto. Kaya pinakahuli natin ilagay halos sa mga ingredients ang pusit. Now dagdag natin ang kalabasa. Kalabasa kasi matagal sa maluto. Sabay na rin natin ang sitaw at ang tahong. Hindi ang lalaki yung gusto. Umipot ako sa buong palengke. Wala akong makita malalaking tahong. So, gisa natin muna siya, guys. Palengke. Yan. Bago natin idagdag ang yung pangalawang gata. Where's the pangalawang gata? Here. Dagdag natin ang pangalawang gata. There. Huli na natin idagdag ang ayan. Tapos, guys, takpan muna natin siya hanggang sa panluto. Yan. Tapan natin ang hipon. Hipon. Ang bango na daw, sabi ng aking apo. Yan. Ayan, ayan. Thank you.
pinakahuli natin ilagay, guys, yung ano, pusit. Pusit. Ay, kumayan yung pusit. Ano mga pangkong. Kasi kailangan, ano po masyado ang pangkong kasi hala mo na, guys, ang mga kangkong dito sa Metro Manila, kung saan-saan tumutubo. Hindi natin alam. Kasi hindi pa gaya sa probinsya na meron tayong talagang taniman ng kangkong na pasang lupa pa. Ayan, ilagay na natin si kangkong at ang kakang. Sabay na sila ng kakanggata hanggang sa magmantis. Magmantika siya, guys, at titimplahan natin ang patis at papatis at ground pepper. At this point, pwede na natin idagdag ang ating pusit. Pusit. Ibang muna, guys. Ang ating pusit. At pwede na rin natin siyang timplahan. Lagyan ko siya ng kunting chili paste para may kunting anghang. May sipa ng kabayo ang kunting natin. Para satisfied sa ating pangalasa. Asa na yun? Paminta. Press the paminta. Lagyan natin siya na pamintang ground pepper. Ground pepper. There. At ating patis. Ito lang ang ititimpla ko, guys. Dapat meron kasi ito sanang ano eh. Yung ano. Baguong na alamang. Kasi wala akong baguong na alamang. Patis na lang. Alam mo, guys, ako na kusinira. Iba ang pananaw ko sa ano, sa pagluluto. Okay lang sa akin na hindi masarap masyado, basta ang importante malinis, malinis, malinis pagluluto. Kaya ako, hindi ako masyadong mahilig kumain sa labas kasi sa totoo lang, guys, masarap talaga ang mga pagkain sa labas, kaso lang hindi mo kasi talaga alam kung paano nila ginawa eh. Whereas, kung ikaw ang magluluto, alam mo talaga kung malinis pa ito. Kaya maganda yung ikaw talaga ang magluto. Kaso lang, hindi naman to akin. Swerte naman ang ano, nag-order nito. Kasi ano, alam mo, si Nanay Leds, Marte. Sigurado tayong malinis. Grabe, guys. Tao bang kaldero nito? Ayan na, guys. Luto na ang ating ginataang seafood. Medyo marami siyang sabaw, guys. Kasi, yun ang gusto nila. May sabaw. Kasi masarap daw kasi ang sabaw. Ayan. All done. May ginataang seafood. Bye! Mag-subscribe naman kayo at mag-like. Anyway, salamat sa pagpanood. Bye!